sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Nasa kapanauhunan po tayo ng tagumpay ng pagkabuhay. Ginugunita po natin si San Pio V, Papa. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si Papa San Pio upang sa iyong simbahan ang pananampalataya ay pangalagaan. At ang pagsamba sa iyo ay maging marangal bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Maganap nawa namin ang pagdiriwang ng iyong pagliligtas na may pananampalatayang buhay at pag-ibig na nagbubunga. Sa pamamagitan ng Kristo, pasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinananalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoo'y tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala, sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi pababayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nagtatakip-silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka patawid ng Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila na may 5 o 6 na kilometro, nakita na si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Tuwang-tuwa silang pinasakay si Jesus sa bangka, at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po. Kasama ang Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus. Nazareno, patuloy po tayong namamangha, patuloy tayong nabibighani ang kagandahan, ang kahiwagaan ng tagumpay ng pagkabuhay. Muli, paalala, hindi na yung dating gawi ang buhay natin nakagawian, kailangan iba na. Sapagkat nakipagpalitan tayo ng pwesto. Si Jesus nakipagpalitan ng lugar sa atin. Tayo na dapat namatay. Siyang kumuha ng ating lugar. At ngayon, ang buhay, hindi lamang sinusuot natin ang kanyang panyapak,
kundi ang buhay niya ay ibinigay sa atin. Palit tayo. Magkaroon tayo ng realisasyon kung ano ang kahulugan nito. Importansya ng pagkabuhay, ng resurrection. Sa ating unang pagbasa, lumalaki na, dumadami na ang Kristiyanong komunidad. Nagkakaroon na yung mga nagsasalita ng original na lengguwahe, mga yung panghudyo. Ngunit meron naman yung grupo na nagsasalita ng ibang wika, mga Griego, mga Helenista. Nako, mukha yata napapaboran ang iyong mga mas mataas na klasifikasyon. Kasi nga, kailangan pantay-pantay. Kaya pumili ng 7 diakono. Kasama dito si San Esteban, ang unang martir ng simbahan. Habang yung mga apostol nagpapaliwanag ng salita ng Diyos, ang mga diakono tumutulong sa pangangailangan ng pang-araw-araw. Lumalaki na ang simbahan. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Juan, kahapon, nagpakain po si Jesus ngayon. Ba, panibagong mirakulo. Naglalakad sa ibabaw ng tubig. Takot na takot sila. Ang lakas ng alon, ang lakas ng hangin. Baka mamatay na. Huwag kayong matakot. Ako ito. Aplikasyon po sa atin, sa problema natin, sa suliranin natin, sa pinagdaraanan natin, marami tayong pangamba, takot, nakakulubot na ang ating noo, hindi maispilingin ng inyong muka sa kakaisip. Sabi ng puon sa atin, huwag kayong matakot, ako ito. Ang alon, huhupa. Ang hangin malakas, hihina. Makakarating tayo sa ating patutunguhan. Makakarating tayo sa ating destinasyon. Ito ang salitang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Kapiling pa rin natin, bukas ay tayo na sa Antipolo. Mayo, peregrinasyon. Tayo na sa Antipolo. Ako mamaya po, ako po magmimisa sa Antipolo. Pinagpala tayo. Ha? Kasama natin ang Birhen ng Antipolo. Kapayapaan. Tayong ang buhay ang gugulo. Kinukumplika natin sa pagpili natin ng mga kasalanan na sasarapan tayo. Pinapagulot, pinapakumplika. Ginugulo. Ah! Nadadamay pa yung ibang tao. Nagdadasal ang Birhen na kapayapaan, katahimikan, kaginhawaan sa loob ng bahay. At walang aksidente, walang sakuna, walang trahedya. O nag-text sa akin ang dalawa kumpare, naligaw. Gabi na nakarating sa pupuntahan. Sabi ko, salamat sa Diyos. Ha? Naliligaw. Pumunta, umakit ng bundok, gabi pa. Nako. Buti hindi nahulog sa bangin. Salamat sa Diyos. Iba yan, ha? Sige. Lumapit tayo sa mahal na Birhen. 3 nakapiling natin at lumapit tayo, mga kahilingan natin. Napakas daming mga masasamang nangyayari. Hinihinto lamang kung alam lang natin, mga kulang tayo sa pagtanaw ng utang na loob. Kung alam lang natin, ma'am, sa dulo ng ating buhay, yung prevensyon, pinatigil ng mahal na Birhing Maria ang mga masasamang senaryo. Kung alam lang natin,
dahil sa pagkalinga, pag-aruga, pangangalaga ng isang nanay, tayo naman. Palambuti naman natin ang ating damdamin. Lumapit tayo sa kanya, Nanay, salamat po. Baka kulang ang aking pagmamahal sa iyo. Tinulungan mo ako ng maraming beses na hindi ko alam. Tulungan mo yung aking mga malalapit sa akin. Pare-pareho kaming makikitit, limitado. O sige, tama na po, ha? Magpasalamat tayo habang nandito siya. Hindi ito pinagkakaloob sa maraming tao. Tapos bukas, tayo na sa Antipolo. Ayan. Sa tulong ni Maria, birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay at ni San Jose, nawa po ang buhay natin, ang tahanan natin, kaginhawaan. At tayong lahat, mapayapa, ligtas na makarating sa kaharian ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang panibagong tiwala sa pag-ibig ng Diyos na laging nakahandang tumulong. Ilapit natin sa Kanya na may pagpapakumbaba ang ating mga kahilingan. Tugon po natin, Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo, naway patnubayan ng Espiritu sa kanilang pag-akay sa kawan ng Diyos, lalo na sa mga krisis na hinaharap ng simbahan, manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Diyos ng masaganang biyaya ng pananampalataya upang magkaroon tayo ng tapang na harapin ang mga pagsubok sa buhay, manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ang mga nagpapatangay na lamang sa maunos na agos ng buhay, naway matagpuan ang simbahan bilang isang payapang kanlungan, manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Sa mga may sakit, naway maihatid ang habag ni Kristo sa pamamagitan natin bilang tagapaghatid ng Kanyang mapagmahal na pangangalaga, manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ang mga yumaong tapat sa Diyos, naway magtamasa ng kapahingahan sa langit sa presensya ng Panginoon, manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ama naming Diyos, dagdagan mo ang aming pananampalataya upang ganap kaming makasalo sa buhay ng simbahan, upang matupad namin ang iyong banal na kalooban. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po. Panginoon, alay sa iyo, ang iyong bahay.
Magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama namin lumikha ang aming paghahain na iyon nawang paunlakan upang sa pagunita kay Papa San Pio, kami ay makapakinabang sa paghahain ito na ibinigay mo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong si Papa San Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging masahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay iniyahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaysa ng sambayanan mo'y dito'y natitipon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan ay ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Katinialay namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawan mo at pagidapating kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Ang mahal na Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, Papa San Pio ikalima, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Heso Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan, iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sa inyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordeo ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinaupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at mga lay minister po ang mag-abot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang iyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Magsitayo. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng banal na pakikinabang ngayong ginugunita si Papa San Pio V ay maging lubos na wasa sa amin upang ito ay makatulong sa pamumuhay namin ngayon at makapagpagalak sa amin habang panahon sa pamamagitan ng sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, Mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala ng mga pangal sa binyang na ikaw ni ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Cristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva Virgen! Viva la Virgen! Viva Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! No.